Sen, kaninang umaga, nagsagawa ng flag raising ceremony dito sa Luneta Park sa selebrasyon ng National Flag Day. Tinatawag itong salute a clean flag activity na ginawa sa buong bansa. Abala naman, Sen, ang mga gumagawa ng bandila ng Pilipinas dahil maraming order na gagamitin sa Araw ng Kalayaan sa Hunyo. Malakas ang bentahan ngayon ng bandila ng Pilipinas sa patahiyang ito sa Santa Cruz, Maynila. Mahigit 100 ang nabebenta nila kada araw. Gagamitin ng mga ito sa Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Hanggang ano, sir? Hanggang Independence, yung volume talaga ng bumili, talagang araw-araw, walang palya. Proud si Nanay Eva sa pagtahi ng bandila. Mas ramdam niya ang pagiging Pilipino, kaya maingat at talagang pinaghuhusayan niya ang pagtatahi nito. Proud, siyempre. Proud tayo na gumagawa tayo ng bandila natin. Nakikita sa buong Pilipinas, kami ang gumagawa ng bandila natin. Ayon sa public historian na si Professor Xiao Chua, ipinagdiriwang ang National Flag Day bilang pag-alala sa unang araw ng pagwagayway ng bandila ng Pilipinas sa Cavite City. Kaya May 28, yung simula ng ating Flag Days, ay sapagkat dyan nangyari yung Battle of Alapan, no, sa Imus, Cavite. At yung Battle of Alapan, nanalo si General Emilio Aguinaldo kasama ang ating mga revolusyonaryo. At sa kanilang pagkapanalo, pumunta sila sa Cavite City sa isang teatro para ipagdiwang ito. Ang tawag ay Teatro Caviteño. At sa Teatro Caviteño, doon iwinagayway sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas. Ayon kay Professor Chua, may tsyorya na buhay pa ang bandilang ito na tinatawag na Aguinaldo Flag na nasa Baguio Museum pero hindi pa napapatunayan. Ang pagkakaiba ngayon sa mga ginagawang flag sa original flag ay ang mukha sa araw. Mayroong mukha yan dati. Oh, ang tawag doon, anthropomorphic sun, no? So may mukha yan dati. So eventually, tinanggal na lang nila. Pero yung original po na iwinagayway ni Aguinaldo noong 1898 ay mayroon pong mukha yung araw. Sa Hong Kong, ginawa ang bandila na tinahi ni Marcela Agoncillo at anak na 7 taong gulang na si Lorenza at si Delfina Herbosa de Natividad na pamangkin ni Gat Jose Rizal. Kanina nagkaroon ng pagdiriwang sa Luneta Park para sa National Flag Day. Ang 24 na taong gulang na si Jamerson ngayon lang nalaman na may National Flag Day celebration. Di naman po updated yung mga tao ngayon. Ang alam lang po ng mga tao is Independence Day. Sa Pampanga, iwinagayway sa Angeles City ang mga watawat sa mga establishmento at opisina ng gobyerno bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Bandila. May Independence Day lantern din sa Abakan Bridge na hango sa disenyo ng bandila. Sen, ayon kay Professor Chua, pagpapaalala ang bandila ng Pilipinas na may mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Pagpapaalala rin ito na kailangan natin na magtulungan at magbayanihan para sa Pilipinas. Zen? Alright, maraming salamat, Jose Carretero.